Hello guys, magandang buhay sa lahat. Welcome again to my channel, James Jade. Ngayon guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga tips, mga reminders and advices as a content creator, as a monetized content creator. So, pag nag-apply kayo guys ng YouTube channel ninyo to be monetized, o baka makatulong itong mga tips, reminders and advices ko. So, sana guys, tapusin niyo yung video para maintindihan at malaman ninyo yung mga tips. Sana man lang makatulong kung sakasakali man. Okay guys, samahan niyo ako. So hello guys, bago tayo mag-proceed. So ano nga ba YouTube? Baka kasi YouTube tayo ng YouTube, ang dami hindi nakakaintindi ng YouTube. Ang YouTube guys, an online video sharing platform na kung saan everyone can enjoy watching videos and listen to the music they love. You can upload original content. Remember the word original content guys, ha? Original content, and also share it to your family, to your friend, and even to the world of the YouTube. Okay? So pag sinabi natin watching videos and listening to the sounds, it means to say, may content creator guys. So, anong panonoorin natin kung wala namang content creator? So, ang content creator, sila yung, o kami yung mga content creator or the YouTuber. Or a person or an individual na nagmamayari na isang YouTube account. Either a small YouTuber man lang or a big YouTuber. So, ang tawag na doon, is a content creator. So ito guys, may dalawang klaseng account. Yung unmonetized account at saka yung monetized account. So ang una, yung unmonetized account, sila yung mga hindi pa monetized na account. Sila yung mga nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa na kung saan, yung ganyan ka mag-uumpisa. Mag-uumpisa ka mag-upload na wala ka pang ano, hanggang sa matuto tayong mag-upload ng mga video, mag-init ng mga video. Yung mga video na yan, yun yung tinatawag na content. Ang pangalawang account guys, yun yung monetized account na kung saan approve ka ni YouTube to be the YouTube partner or the creator or the content creator partner of the YouTube. Okay? So mag-concentrate tayo guys doon sa unmonetized account para doon papasok yung mga tips natin doon sa mga baguhan o yung mga nagsisimula pa lang. Kasi ako guys, na-monetize na. So based on my experience at saka sa mga kausap ko na mga monetized din, ito yung mga sasabihin namin tips sa inyo. So, yung mga unmonetized guys, sila yung mga nag-uumpisa pa lang, katulad ko dati. Yung mga nag-uumpisa, may aim yan. Ang una kong aim dati, nung nag-i-start pa ako, ang aim ko is just, yun lang, mag-upload lang ako ng video, i-upload ko lang, para kasi, pag sa mobile lang kasi, kuha ng video, tapos, pag napuno, i-delete mo. So, sayang yung effort, sayang yung time. So, yun ang pinaka-aim ko. Kaya ako kumukuha ng account, para lang, imbakan o tambakan ko ng mga video. So, lifetime yun. Anytime, pwede kong balikan. So, nung nakitaan ko siya guys na nag-grow yung channel ko, so umangat yung subscriber count, tapos yung views ko dumadami, so nagkakaroon kami ng kanya-kanyang diskarte. So, na-redirect yung aim ko. Yung aim ko dati, which is tambakan lang na video, so na-redirect siya at gusto ko rin ma-monetize kasi sa totoo lang guys, sa YouTube ang pera. Or, may pera ang YouTube. Totoo yan, may pera ang YouTube. So, unang tip lang guys, kasi yung YouTube may batas. Si YouTube may rules. So, since siya ang may-ari ng YouTube, so siya ang masusunod. So, dapat obey tayo ng rules. Una-una guys, iiwasan natin kailangan natin mag-upload ng video in our own unique way. Okay? Ano yung in your own unique way? Yung basta atin, personal, hindi gaya-gaya, basta ano man, atin yun. So, as much as possible, gawin natin unique, gawin natin yung atin. So, didiskartihan natin yung video natin na kung saan makakapang-aki tayo ng viewers kasi yun ang mahalaga. At ang pangalawang tip guys, iwasan natin yung copyright content. Alam mo ba yung copyright content?
yun yung kukuha ka ng video ng ibang tao, tapos i-re-upload mo, re-edit mo kung ano man. So may nagmamay-ari noon. So pag i-upload mo yun, maaari kang makaka-copyright, lalo na. So yung copyright content guys, pag i-upload mo yun, madidetect ni YouTube yun. So bibigyan ka niya ng notice, either na naka-copyright ka. So ang copyright, may dalawang klase. Isang parang slight lang na kung saan hindi makaka-apekto ng channel mo. Pero the moment na yung channel, hindi yung channel, video. The moment na yung video mo kumikita or kikita, so may kahati ka doon. Kasi nga, may original owner. Tapos, yung pangalawa guys, iiwasan natin yung strike. Ano ba yung strike? Yung nag-upload ka ng video na labag sa rules and guidelines ni YouTube. Kahit sa title pa lang guys, pag lumabag ka dun sa guidelines nila, so posibleng tanggalin nila yung video. Kasi ako nasubukan ko ng may isang in-upload dati, sa title pa lang tinanggal nila. At saka nagpadala ng mail na ganun nga, lumalabag ko sa community agad guidelines, kaya nila binura, pero pwedeng umapila, pero hindi na ako umapila kasi nga maiksi lang naman at ka-upload ko lang, so wala pang views, wala pang kung ano man, so okay lang. Ang isa pang tips guys, iwasan natin yung reuse content. Yung mga content na gamit na, uploaded na, tapos gagamitin mo pa rin at i-upload mo, pwede kang maano ni YouTube nun eh. Isa yun sa mga guidelines para to apply for monetization. Dapat walang reuse content, dapat walang copyright o ganun man. So, kailangan iwas-iwas tayo lahat. Okay? Ano ba yun? So, isa pang tip guys, kung gusto mo talagang effective yung pagiging content creator ninyo, doon sa, mag-open kayo ng studio.youtube, sa loob noon guys, pag napasok na niyo yung studio.youtube, pag-login kayo, at the right side of the page, mayroon doong academy, or mayroon doong creator academy guys. So, pwede kayong mag-enroll sa creator academy, sa YouTube yun. Creator Academy, it's totally free. So pwede ka mag-enroll sa mga courses, marami mga courses doon. But it doesn't mean na mag-enroll ka, it takes you a month, it takes you 2 months to finish. Yung isang course lang guys, mga 45 minutes to complete, tapos may mga questions doon sa dulo na kung saan na-absorb ba lahat kung ano man yung nasa. So ang dami mga courses doon guys, kahit sa pag-uumpisa pa lang na YouTube, nandun lahat, i-guide ka nila kung paano maging effective na content creator, kung ano yung pwedeng i-upload, kung ano yung, tapos, basta nandun guys, kompleto lahat. So, kung willing ka at gusto mo maging effective yung pagiging content creator, pumasok ka doon, mag-enroll ka doon, and, yun, para matuto, para maging effective talaga. Ngayon guys, noong na-reach ko yung 1,000 subscriber ko at saka 4,000 watch hour, no-notify tayo ni YouTube. Pag nakita mo na pwede ka na mag-apply doon sa monetization, sisiguruhin na natin bago natin pindutin yung apply na malinis yung yung channel natin, yung account natin. Kailangan tingnan muna natin yung mga reuse content kung mayroon man. Tingnan muna natin kung may mga copyrights man tayo. Kasi nga, kahit na umabot ka na sa, halimbawa, yung 4,000 watch hours guys na sinasabing requirements. Ngayon, pagka may reuse content ka at nakapag-apply ka at na-disapprove ka because of the reuse content, pag binura mo yung content na yun guys, na kung saan marami, halimbawa, marami rin views, marami rin pag binura mo yun, pag dinilit mo yun, tangay-tangay niya yung views niya, tangay-tangay niya yung watch niya, so baka bababa ka dun sa pagiging requirements. At saka, ang isa pang problema, kapag ka na-disapprove ka, pag nag-apply ka at na-disapprove ka, it takes you a month to reapply. So, kailangan natin, bago tayo mag-apply, tingnan na natin, titimbangin natin, ito bang mga content ko akin? Kung hindi akin, kailangan natin linisin. Ito bang mga content ko, hindi ko kinuha sa ibang tao at in-upload ko? So, pagka nakasagot ka sa lahat ng katanungan na yes,
So, pwede ka na mag-apply. So, unang-una, may tatlong steps. Yung unang step na kung saan pag-apply mo, papasok ang unang step. Na kung saan, bibigyan ka ni YouTube ng mga rules, ng mga guidelines. Ngayon, since kung halimbawa, yung territory address mo man ilalagay mo sa Pilipinas, bibigyan ka naman niya ng rules, ng mga guidelines sa lingwahe natin. Yung lingwahe natin na kung saan maintindihan natin. Kasi yung lingwahe natin, imposible naman hindi naman natin maintindihan. So, ang tanging gawin natin doon sa steps 1, basahin, unawain, intindihin, isa sa puso, isa sa isip, lahat-lahat yun. Dapat anuhin mo yun. Kasi nga, yun yung batas, yun yung rules ni YouTube na kung saan yun ang susundin mo, yun ang basihan mo kung paano ka gumalaw dito sa YouTube. Kasi ang YouTube, kailangan, lalo na pag-monetize ka na guys, kailangan lahat ng hakbang mo, lahat ng galaw mo sa YouTube, kailangan mo alagaan. Kasi nga, the moment na ma-demonetize ka, lahat ng pinaghirapan mo, totally wash out, totally wala. Okay, the moment na i-accept mo na yung rules and guidelines ni YouTube sa step 1, automatic papasok ang step 2. Ano yung step 2 na yun? Ang step 2 guys, yun yung i-fill up mo lang yung form, yung mga personal information. Yung mga pangalan mo, edad mo, kung saan mo. Basta personal info, kayo na nakakalam nun kasi basta personal info. And you have to take note about the address guys. Dapat yung address nyo, yung mailing address ninyo is reachable. Reachable. Yung lahat ng mga, halimbawa, yung email, yung email address mo na kung saan nakaka-receive ka ng mga sulat gamit yung address ninyo kung ano man. At saka, take note guys, dapat yung address ninyo, mayroon kayong supporting documents or supporting IDs. Hindi naman hahanapin ka agad yan the moment mag-apply ka as monetization. Pero the moment kasi guys na ma-approve ka ni YouTube, yung address na yon kailangan si YouTube magpapadala sa iyo ng PIN or personal identification, Google AdSense personal identification number, na kung saan, pag na-receive mo yun, ipapadala nila doon sa address na kung saan isinulat mo doon sa applications form for monetization, padadalhan ka doon. Ngayon, yun ang pinoproblema ng mga YouTuber. Matagal makakarating, ang iba hindi pa nakakarating. So, the moment na padadalhan ka ni YouTube ng PIN, after ka kumita ng $10 minimum, so kailangan mong, so mag-mail na siya. So it takes you 2 to 4 weeks to receive this one. Pero pag hindi mo siya marireceive, mayroon kang 3 attempts or 3 recent requests. So it takes you a month after the first request. Pag wala pa rin second request, third request hanggang sa it takes you 4 months. Bibigyan ka ng YouTube ng 4 months to verify your address. Otherwise, lahat ng income mo sa YouTube hindi mo talaga mawi-withdraw. Alam mo kung bakit? Bakit ganon? Yung PIN guys, siya yung si Google's guy, gusto lang niyang protection yung mga account natin. Protection na kung saan kailangan nating enter yung verification PIN na kung saan ipapadala niya doon sa verification address para to prove na tayo talaga ay totoong tao, tayo talaga ang magmamayari ng account. Otherwise, mahirapan tayo. So pag hindi mo talaga na-receive siya guys within third requests, so abot na yun ng 4 months, mawawalan ng ads yung mga account natin. So mayroon pa namang yung last recourse noon is mag-manual ka. Doon papasok yung tip na sinasabi ko sa manual. Sa application sa step 2, yung address, ilalagay mo doon yung address. Dapat, meron tayong ID na kung saan nakasupport doon sa address na inilagay natin doon. Kasi the moment na mag-manual ka, kasi hindi mo nare-receive yung PIN, mag-manual verification ka sa address mo para makakuha ka ng sahod, manghihingi si YouTube ng government ID, either passport o kung ano man, na which is kailangan, yung address na nakusulat doon, the same address doon sa in-enter mo nung nag-apply ka for monetization para walang sabit, walang problema, tuloy-tuloy ang pag-approve. Okay? Doon papasok yung tip ko sa inyo. Pero sa applications doon sa applications for monetization sa step 2, never nilang sinasabing maghanda ka ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wala lang, basta fill up ka lang ng form. Tapos, maghihintay ka kung kailan ma-aprobahan yung step 2 mo. Pag na-aprobahan yung step 2 mo, automatic, dadalhin ka ni YouTube sa step 3. Nandyan ka man o wala, dadalhin ka ni YouTube doon sa step 3. Ang step 3, alam mo kung ano yon?
yun yung i-check ni YouTube lahat ng content mo. I-check ni YouTube kung pasado, yung content mo pasado ba sa guidelines nila. Mayroon ka bang reuse content? Mayroon ka bang kung ano man? Basta, i-evaluate nila lahat yun. It takes, yung iba naman madali lang. Yung iba, yung sa akin, it takes me 4 days bago ako na-approve. So, kailangan ingat-ingat. So, bago tayo mag-apply for monetization, lilinisin natin yung channel natin para walang sabit, walang abiriya, walang problema, tuloy-tuloy yung pag-approve. Okay? Ano ba yung tawag doon? Basta i-check ni YouTube, guys. I-check ni YouTube yung channel mo. Channel checking yun. Hanggang sa magkakaroon ka, kung ma-approve ka, ang problema, guys, pag na-disapprove ka, katulad nga nung sinasabi ko kanina, pag na-disapprove ka, so kailangan mong linisin yung channel mo ulit, and it takes you a month before to reapply. So it takes time. Kailangan nating, nandun na nga tayo lahat, at kailangan pa nating umatras at maghintay ng isang taon, ay isang buwan, bago mag-reapply ulit. Ipapaano kung sa reapply, iwala pa rin. So dapat, sa unang apply pa lang, sisiguruhin natin na wala ng aberya. So bago tayo mag-click ng apply, doon sa monetization process, siguruhin natin malinis yung channel natin. Inabot mo yung requirements ni YouTube na kung saan 1,000 subscriber bago ka mag-apply, na kung saan umabot ka ng 4,000 watch hour doon sa kabuang channel mo within a range of 1 year. Kapag nag-upisa ka man ng YouTube since 2012, katulad nung isa kong kasama, 2012, yung watch niya umabot na ng 7,000 hours. Pero hindi credited lahat yun. Kasi ang kinukuha lang ni Lolo, at the present, aatras na isang taon. So, yung range na yun, pagka umabot ng 4,000, pasok ka doon sa guideline, pasok ka doon sa criteria, pasok ka doon sa requirements. Pero kahit sabihin natin yung total watch mo is 7,000, yung isang taon mo ngayon, from the present backward 1 year, kung 1,000 watts lang, hindi ka pa rin pasok. So, kailangan doon, guys, pagka nag-aim ka na for ma-monetize yung channel mo, pagka malapit na yung subscriber mo, andun ka na sa bungad, yung watts mo, kailangan mo nang gawa ng paraan. Gawan mo ng paraan, guys, mag-inganyo. Hindi naman mag-inganyo, kundi gumawa ka ng way paano mapansin ng audience yung mga video mo, na mga content mo, na kung saan, para umangat yung watts natin. Kasi yun talaga ang kailangan. Hindi tayo pwedeng ma-monetize, hindi tayo pwedeng kumita sa YouTube hangga't hindi tayo aabot doon sa requirements ng YouTube na kung saan 4,000 oras. Mahaba-habang proseso yun, guys, 4,000 oras. Isang video natin minsan, 6 minutes o 8 minutes, 4,000 yung kailangan. Remember of the word 4,000. So kailangan, guys, since pag nandun ka na, malapit ka na sa katotohanan, sisiryosuhin na natin kasi nandun na tayo, malapit na tayo. Katulad nga sa akin, nung nandun ako, malapit na ako sa, nung, kasi ang unang na-reach ko, guys, yung subscriber ko. Ngayon, nung umangat yung subscriber ko at umabot 1,000, talagang nagpursige na ako at doon ako nagsisiryoso para makuha ko yung watch hour. So yun nga, nakuha ko naman sa awa ng Diyos. Ito na nga ako monetize ngayon. So, ingat na ingat. Ingat lang tayo, guys. Ang isang pinakamahalagang tip ko sa inyo, pag nag-apply kayo ng monetization, yung address, guys, ayusin natin yung pag-fill up. Kasi yun ang mahalaga. Yun ang basihan. Paano tayo kasasahurin ni YouTube? Gamit yung address na yun na kung saan, kung hindi tayo makaka-receive ng PIN, naka-on hold lahat ng sahod natin. Maliit. Naka-on hold lahat ang sahod. At saka, the only way na makuha natin yung sahod natin, i-verify natin yung address natin, which is kailangan natin yung PIN. Kaya kailangan natin mag-manual after 4 months, after the last requests, kailangan it takes 30 days after the last request bago ka ulit mag-manual. So ang manual, yun nga, katulad nga ng sasabi ko, i-enter natin yung ID, yung PIN. Yun ang halaga. Hindi enter yung PIN. Kailangan natin mag-submit ng documents na kung saan suporta doon sa naging address natin para ma-prove, ma-verify na tayo talaga yun. Okay, guys? Isa, yun. Basta, unang tip, pag hindi ka pa monetize, iwasan ang reuse content. Mahalaga yun. Iwasan ang copyright content. Iwasan ang YouTube strike.
At saka yung the best tip na sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa Creator Academy. Marami kayong matututunan doon guys, Creator Academy. Nandun yung motivations on how to create a content. Nandun yung, basta nandun lahat. Lahat ng mga posibleng magiging sandata natin para maging effective yung pagiging creator natin, nandun sa Creator Academy. It's totally free. Hindi hassle free. You can start and enroll at your own time. Pwede mo siyang ipagpaliban. Basta each course, may course na, alam ba, 90 minutes, may course na 45 minutes. Like, so, yakang-yaka. Kayang-kaya natin yan, guys. Okay, guys. Salamat sa lahat at magandang buhay. Naway pagpalain tayo ng pong may kapal. Thank you for watching.